O, sige po, ikwento nyo po. Credible. Si Colonel Mendoza is a credible witness. Considering that he is in active service, he is a police and colonel, I don't think he will put on in his career para lamang dito. At saka sinasabi ko po sa lahat na nagtatanong, yan po ay hindi sinuhulan. Hindi rin po pinilit si Colonel Mendoza kung saan loob siya. Kasi po nga, nalaman niya na hindi naman pala input sa droga si Wesley Barayuga. Ganito po ang nangyari siya. Si Colonel Leonardo tumawag sa kanya noong October 2019. Sinabihan siya na mapapatulong sa operation, meaning may papatayin, na isang high-value individual na involved sa droga. Nagsinungaling si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza. All the while, ang pagkakala nila na ang papatay nila ay isang tao na involved sa droga. Mm-mm. So, ngayon, nalaman niya na hindi naman pala involved sa droga yung si Wesley Barayuga. Kung hindi, pinatay para patahinikin dun sa pinaplanong testimonya ni Wesley Barayuga. Mm. Kasi nangyari po, October 9, 2019, tumawag yung Leonardo kay Colonel Mendoza. Sinasabi may ay papapatay na high value individual. After nung several months, pagka February 2020, tumawag uli si Colonel Leonardo. Uh-huh. Sinabihan na siya na ang papatay natin is si Wesley Barayuga. Uh-huh. Di hindi naman niya kilala kung sino yung Wesley. Sabi niya, pwede bang ako mag background information? Ang sabi ng ni Colonel Leonardo, hindi na kailangan. Dahil ang mag-provide sa iyo ng information, ng lahat information, si Colonel Ruy Nagkalma, na PCS o chief nung araw na yon, anong panahon na yon. And then, nagkaroon ng pandemic, so hindi natuloy yung pagpatay, then tumawag ulit si Colonel Leonardo, sinabing maghanda ka na. Mm. Ibig sabihin, maghanap na ng hitman. So naghanap si Colonel Mendoza ng contact niya, itong former corporal Nelson Mariano, kasi kilala naman niya itong maraming kilalang guns for hire. Ito naman si Nelson Mariano, tinontak yung lolo, yung hitman. Mm. So, after that, awag uli ng Hunyo, si Colonel Leonardo, sinabihan sila na may tatawagin yung Tox, ang pangalan Tox. Ito nang bibigay sa inyo ng lahat ng impormasyon tungkol kay Colonel kay Wesley Barayuga. Mm. Now, tama nga naman, noong July 30, 2020, nung pangyayari, tumawag yung Tox. Tapos sinabi, ito na yung description ng plate number, ito yung pickup, yung kulay. Ipinadala din ni Tox yung litrato ni Wesley Barayuga. Sinabihan rin kung anong oras lalabas ng PCSO building. At para malaman po ng lahat, kung si Wesley Barayuga, nung araw, nagma-mass transportation lang po. Kaya mahirap isurvey lang. Oh, oh. Kaya ang ginawa ni Colonel Karma, inisyuan ito ng pick-up para ma-identify talaga nila kung saan sasakay. Nako. So, this was days before bago siya pinatay. Oh, oh. Noong July 30, yun na nga, pinadala yung litrato, yung pick-up description, yung plate number, sinabihan pa sila na huwag nang palagpasin ng Mandaluyong. Mm. After nangyari ng pagpasla, the next day, tumawag uti yung Tox, binigay niya yung 300,000 pesos kay Santi Mendoza. Mm. Yung 300,000 pesos, binigay naman ni Santi Mendoza itong kay Nelson Mariano. Si Nelson Mariano, pinatian si Santi Mendoza ng 40,000, yung 60,000 tinago ni Nelson Mariano, yung 20,000 pinigay kay Loloy. Mm. Yung buong pangyayari. Ngayon, we have established the motive of the killing because at the time na nandun si Wesley Barayuga, nauna po kasi si Wesley Barayuga January of 2018, na-appointed si Wesley Barayuga sa PCO. Mm, oh. Si ano naman, is si 2019 na-appoint si Karma. But during the time of Karma, si Wesley Barayuga, ito according to NBA report,
The NBY was already conducting an investigation in the illegal activities and corruption sa PCSO. And itong si Wesley Barayuga, nangangalap na ng mga dokumento and is willing to testify. Nakatunog si Karma, kaya pinapatay niya. So yun ang buong nangyari na bakit pinaslang si General Barayuga. So, ano kong Johnny, no? Hanggang ngayon po, nasa piitan pa rin po si Garma dyan po sa Kongreso. Doon po sa pagdinig, ano po yung naging reaction po ni Romina Garma po tungkol po dito sa pasabog po ni Santi Mendoza? Of course, he will deny it, no? Sasabihin niya hindi niya kilala si Santi Mendoza because it was Colonel Leonardo who contact Santi Mendoza. Yes. In fact, nung during the hearing, sinabi ko kay Colonel Santi Mendoza, kilala mo ba itong Colonel Leonardo? Pwede mo bang ituro, nandito ba siya sa kwarto ngayon natin? Nandito ba siya sa hearing? Sabi ko, ituro mo nga. Tumindig siya at itinuro si Colonel Leonardo. Mm-mm. Kasi ang contact naman is between Colonel Santi Mendoza and Colonel Leonardo. Mm-hmm. Pero ang nag-utos was Colonel Garma through Leonardo. Mm-hmm. So, totoo yun na hindi na sila nakita. Mm-hmm. Oh. Okay. Nabanggit din yung mga at the time during her tenure in Cebu ni Royina Garma, meron din mga unexplained na mga and unsolved murders ng mga tinumpi na tumba yes. din doon, ano? Kaya po, nandun si Mayor Tommy Ismeña, kasi galit na galit po si Mayor Tommy Ismeña. In fact, Mayor Tommy Ismeña did not accept Garma. Correct. Kasi under the local government code, kailangan niya accept na mayor. She did not accept Garma, pero in-insist po yan ang former administration. Mm-hmm. So nangyari, nung nasign ka 2019 as Chief of Police and Reporter Loriana Garma, ang extrajudicial killings doon po as recorded that 198 killings. Wow. May dalawang Chinese national pa na pinatay doon. Mm. And si Mayor Tommy Ismeña, sinasabi talaga niya na walang iba because that was the height of the drugs in war on drugs. Oo, that was the height. Mm-mm-mm. At saka itong si Colonel Yuna Garma, bago na-assign doon, may tutul sa ano, kung naalala nyo, on our third hearing, na-involve na ito doon sa patayan ng Chinese drug lord sa Tapicol, sa Davao Penal Colony. Uh-oh. Siya din ang mastermind doon. Oh. So talagang sabi ko, talagang operator talaga si Colonel Regina Garma. At baliwala sa kanya, yung patay niyo si Wesley Barayuga, dahil ang dami na nga niyang pinapatay. Uh-oh. Let's get together Sunnet 25 Sunnet 25